For today's mini vlog, ay tara samahan niyo ulit akong gumawa ng mini donut. Bali, ang order nga pala sa akin ni customer ngayon ay yung mini donut pack. At kung napanood niyo na nga yun na una kong in-upload, nag-upload din ako dyan ng videos ng mini donut on stick. So, ayun na nga mga mare, ginawa ko na nga siyang mini donut pack. At hindi na nga stick yung gagamitin ko din eh, kundi yung popsicle stick. Based on my experience kasi, dun sa mini donut on stick ko, ay gumagalaw nga yung mini donut kapag stick yung ginagamit ko. Kaya naman, for the research nga ang person at ayun nga, nakita ko pwede nga pala yung popsicle stick at hindi nga gagalaw yung mini donut kapag yung ginamit mo. At mas maganda pa nga tingnan. 9 AM nga pala yung pick up dito ni customer pero sobrang aga ko nga gumising at ayan, sinabay ko na nga yung pagkakapik ko. 4 AM pa nga lang ata ng mga oras na to. Pero sa totoo lang mga mare, kailangan nga talaga maaga magising dahil matrabaho nga yung mini donut pa. Bukod nga kasi sa pagluluto pa nitong mini donut, kailangan nga mag-set talaga yung chocolate ng ating mini donut bago ilagay sa plastic. After noon ay magpapackaging pa tayo tapos maglalagay pa nga ako ng ribbon. O siya, bumalik nga tayo din sa ginagawa ko mga mare. Since boy nga yung anak ni customer kaya ayan, kulay blue yung pinili niyang color. At ang ginamit ko nga ditong food coloring ay yung MasterChef na gel base. At din naman sa aking white chocolate, ang ginamit ko dyan na brand ay yung My Pair. Tapos ayan, nag-a-add lang ako din ng food coloring hanggang sa ma-achieve ko na yung gusto kong kulay. Bali mga mare, eri nga pala yung first time na may umorder sa akin tapos ay pang-giveaway nga nila sa baptismal. Kaya naman super thankful ako sa aking customer dahil napili nga nila ang mini Miss Donut. And sa magtatanong naman kung magkano yung price netong aking mini donut pa, ang price po niya ay 10 pesos each. And kapag sa reseller naman, 10 plus 1. At habang ginagawa ko nga pala itong mini donut pa, ay ayan, katuan ko nga pala dito si Daddy Jeff. Maaga pa naman that time kaya hindi pa siya gumagayak papunta sa work niya. Inagahan ko talaga yung paggawa ko nga netong mini donut pa dahil nga after neto ay magluluto pa nga ako ng breakfast nila. Sobrang matrabaho nga netong mini donut pa pero okay lang yan basta may benta for today's video. Bali mga mare, late upload ko na nga tong video na to at sa totoo lang ilang araw na nga akong puyat dahil nga sunod-sunod yung order sa akin ng mini donut pa. O siya, sa magtatanong nga pala kung anong size ng plastic na ginamit ko din eh. 5x6 nga pala to mga mare kaya lang ay nalalaparan nga ako sa size niya. Kaya naman masuggested ko nga ay yung 4x6 lang. Tapos eri nga ipantatali ko din eh mga mare, ang tawag dito ay wire twister. Doon nga sa unang ginawa ko na mini donut on stick ay scotch tape nga lang yung ginamit ko. Pero in fairness, improvement naman yung aking mini donut pop ngayon compared dun sa mini donut on stick na ginawa ko nung una. At dahil nga pang giveaway itong ating mini donut on stick, nag-request nga si customer na lagyan ko nga ng ribbon. Pero kung regular na pangbenta lang mga mare ay hindi ko na nga nilalagyan nitong ribbon. O diba, nakakatakam at ang ganda nga tingnan ng aking mini donut on pop. After nga ng ilang oras ay ayan, sa wakas natapos ko na nga din tong order sa aking mini donut pa. Tapos maya maya lang may umorder na rin sa akin ng party set at ayan nga, strawberry at white chocolate yung flavor niya. Gumawa din nga pala ako ng sample kong mini donut para naman sa darating na Teacher's Day. O siya mare, pa like and share and subscribe. Yun lang muna, salamat sa panonood.